Sige, namatay ka, maraming kang pera, pero, di ba, hindi naman naging masaya. Or, marami kang pera, pero wala na yung asawa mo. Yes, so, ano ba purpose ng pera mo? Ano ba purpose ng savings mo? Kung para sa future nyo, dalawa yung savings mo, pero hindi mo inaalagaan yung present, yung relationship nyo, wala din. Mag-isa ka na, mag-enjoy ng pera mo. Mag-isa ka na, mag-enjoy ng pera mo. Channel. So again, we have a new series, the 5 Love Languages. So before po natin panoorin tong video na to, panoorin nyo muna po please yung introduction namin at yung first love language na na-discuss natin, which is yung quality time. So today, ano ang love language na i-discuss natin, mahal? Okay, number 2 na love language is yung receiving gifts. Ayan. So bago na may proceed, share muna akong verse. Sa Proverbs 18:22, whosoever findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Wow. So meaning, husbands, your wife is a gift. That's true. From God. Thank you, Lord. Nasigitan. Yung iba, bakit, Lord? Tama. So ayan, so ang receiving gifts, no? Ito yung pinaka-binibigyan na importance ng mga taong ang love language sila is receiving gifts. At ito yung pinaka-excited sila na tatanggap nila kasi ito yung love language nila. So ngayon, if the love language of time is the most important, the easiest love language to give is gift. The easiest love language, ha? Now, sa love language na to, meron tayong i-discuss na 3 parts ng receiving gifts, which is receiver, the giver, and the gift. Ang question, ano ang pinaka-importante sa tatlong ito? The answer is wala. That ang yung tatlo na yon are importante at hindi pwedeng mawala ang isa to make it perfect. Yes. So ngayon, sisimulan natin sa receiver. Okay. So, sa mga receiver, so yung gift, it is a reminder that you are being valued or remembered by that person. So, ibig sabihin, yung taong ikaw as a receiver, yung gift na yon is because naalala ka, hindi ka nakakalimutan at binabalo ko ng tao na yon. Next, Mahal. So, sa mga receiver, pag binibigyan kayo ng gift, you should be grateful. Dapat show mo rin yung appreciation mo. Magpasalamat ka rin sa na-receive na gift. And then, kasi para ma-motivate din yung nagbigay na bigyan ka pa next time. Yeah, I mean, diba? Yes. Para maging masaya din siya. Kasi sayang naman, nag-effort ninyo tao, lalo na kung talagang siya pang gumawa nun, tapos wala ka man lang pinakitang expression sa mukha mo, or worse pa, unsatisfied ka, ganyan. So, yun yung kailangan, maging grateful ka. At sa mga receiver, ito yung ilagay mo sa isip mo, na yung, kung nakatanggap ka ng gift, ibig sabihin, yung giver, talagang iniisip ka niya. Yeah, talagang ina-admire ka niya, or talagang pinapakalagaan ka niya, or meron kang value sa kanya. So, next. So, yung mga receiver, isa din sa pagpakakita na gusto mo yung gift is yung, you take good care of the gift given to you. Hindi yung kung saan-saan mo lang nilalagay. Alam mo, inagdag ko yan. Kapag nakikita nung giver na ginagamit mo. Yes, isa pa yan. So, pag nakikita yung ginagamit mo, mas matutuwa siya. Mas okay pa yung nasira siya dahil palagi mong ginagamit kaysa, di ba, nabulok lang siya sa taguan. Hindi mo ginagamit. So, yeah. And then, receiver, be honest. If you are happy sa gift na natanggap mo. So, magdidingin pa tayo dyan later on. No? So, ibig sabihin, be honest na, masaya ka ba? Contento ka ba? Or, tama ba yung binigay? So, ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung mga giver. Yeah, giver. Okay. So, sa mga giver, Mar? So, sa mga giver, it involves money, time, and effort. So, hindi madali. Maging giver. Mas masaya maging receiver. Sana all. Yeah, pero it's better to give than
So receive, Bible din yan. Ayan. So kung gusto mong maging masaya yung receiver ng gift, dapat alam mo ano yung bibilhin mo. Pwede ka magtanong sa family and friends kung ano yung gusto niya. Yun yung bilhin mo. Since gagastos ka na lang din, mas maganda na yung gusto niya. Yes. So ayan. Pwede handmade gift din. So minsan mas na-appreciate din naman niya. So later na pag-usapan natin yung mga gifts. So ngayon, don't wait no for special occasions. Kunyari, love language niya is gift. Huwag ka maghintay na special occasion. Kasi mas na-appreciate din niya, lalo na bakit ka nagbigay na regalo kaya wala na occasion. Yeah. Sabi niya, wala lang, kasi mahal kita. So, next. Ayan, so, mahalaga talaga yung magbigay ng gifts sa mga primary love language niya is gifts. Hindi siya sabi ko na, ay, primary kasi yun yung first. Yes, pero hindi necessary, hindi disregard mo rin yung apat. Oo, kasi syempre, meron ding percentage na ito yung love language niya, which is yung 5 na na-mention sa introduction. Now, since it involves money na yung pagbibigay ng gift as a giver, no? So you must be flexible if you have already a built-in perspective when it comes to money. Diba? Ganito kasi yan. Diba, alam niyo yung mga insurance, yung mga financial literacy program, mga webinar about savings, about spending now. So, ngayon, dahil meron ka na naka-built-in na perspective dyan, minsan, ano ka doon, nakakontrol ka or na-influence ka ng mga napakinggan mo sa mga training, sa mga books na free literacy books, na kung saan, minsan, naiisip mo na yung gifts mo sa wife mo or sa husband mo, feeling mo hindi siya necessary, nagiging want siya for you in these expenses or waste of money. Pero, so it's about spender and saver spouse. Na kapag spender ka, wala akong problema eh. Kung sa love language ng asawa mo is gifts. Kasi madali, ano ka naman, giver ka talaga. So, don't bother you na magbigay ka at mag-spend ka. Pero problema dyan is pag saver ka. So, ngayon, ako, actually, I'm a saver. Sige nga, share mo, mahal. Ako, spender. Teka, hindi yun lang share ka. Saver siya. Pero pagdating sa akin, hindi niya ako tinitipid, hindi siya kuripot. Pero sa ibang bagay, kuripot siya. Sa sarili ko, kuripot ako. So, yan, lalo na sa sarili niya, nagagalit ako kasi kailangan na niya yung isang bagay. Halimbawa, shoes. Kung hindi yan butas, hindi pa papasukan ng tubig kahit sira na, hindi niya papalitan. Ganun siya ka. Pero pagdating sa akin, kahit sa puna sa partners niya, bitilan ko pa rin siya ng panibago. Thank you, mahal. Yan ang true love. Diba? So, ano kasi ako eh, pagdating sa money, kapag ginagastos ko siya sa sarili ko, sayang na sayang ako. For me, it's a waste of money. Pero kapag nag-spend ako sa kanya, for me kasi, it's an investment. Sige. Buti na lang tama yung mindset niya. Yan. Sobrang tuloy ko talaga ako. Ang dami ko na rin nabasa ang mga literacy books, yung best friend ko, ano pro-life, ano pa siya. So, ang dami akong nag-influence sa akin about savings, no? Ngayon kasi, if you're a saver, no? And then, syempre, saver ka, nag-invest ka, no? And then you're thinking na kapag nag-spend ka ng stuff or mga things, for your wife, you think it is an expense. Ito ang pero if you learn na ang love lang bisa ng asawa mo, gifts. Alam mo ba na dapat huwag kang mag-save, dapat magbigay ka. Kasi kapag nagbigay ka ng regalo sa asawa mo, knowing love lang bisa is gift, that's a best investment. Kasi asawa mo 'yan eh. No? So, dapat balance, hindi lahat save, di ba? Kailangan naman din yung savings. Pero dapat hindi mo titipirin yung, alam mo, yung saving kasi for future. Yes. Pero dapat nabubuhay ka sa present. Kasi di ba, only one life, so soon it will pass. So, kawawa naman yung partner mo na, sige, namatay ka, maraming kang pera, pero, diba, hindi naman naging masaya. Or, marami kang pera, pero wala na yung asawa mo. Yes, so, ano ba purpose ng pera? Kung para sa future nyo, dalawa yung savings mo, pero hindi mo inaalagaan yung present, yung relationship nyo,
wala din, mag-isa ka na, mag-enjoy ng pera mo. Yes. Now, ganito kasi yan. If you're a saver, no? If you are giving gifts to your spouse, or your girlfriend, or boyfriend, na saver ka, pero to change my mindset mo yun, you are just saving your relationship. Aww. Now, think about it, no? Kasi nga, yung investment mo, help you to save your relationship. At the same time, if you are saving for the future, if you are a saver, yes, nagsisave ka for the future, pero, ang future na sinasave mo, pero nadadamis naman yung present mo, winter-wise. So, always remember kung ano yung magiging kayo in the future, yun yun dahil sa present. Ang problem, aanhin mo pa yung future kung wala naman yung future mo. Diba ma'am? So now, let's talk about gift. No, excited na kayo dito sa gift. So, ano yung una mahal? So yung gift, it's not about how much. Okay, kung magkano, kailangan millions or what. Hindi naman necessary. Except expensive. Okay? So, ngayon, however, it matters how much. Kanina, it doesn't matter, but now, it matters. Ano? Bakit? Depende, ito, sa giver, how much can he or she afford? For example, I'm earning 100,000 a month. Tapos, sa birthday niya, binilhan ko siya ng ukay-ukay. Diba? Parang makaano siya na, makaka-afford naman siya, pero ito lang. Merong issue dyan. Ito lang ba yung worth ko sa kanya? Nagbigay ka lang gift, tinitipid mo rin. May issue dyan. Yung love mo. Kasi alam ng asawa mo, yung kakayahan mo, alam niya yung status mo financially. Pero kung hindi mo kaya, halimbawa you are earning little lang naman, maliit, pero nagbigay ka ng simpleng regalo, ma-appreciate naman niya yun. Kasi yun yung kaya mo eh. Pero yung marami kang pera, gaya ng example niya, di ba? Example lang yun ha, kumigil ako 100,000 ha, I mean, gaya ng ano ba, halimbawa yung lalaki, husband, kumikita ng ganun kalaki, tapos tag 1K lang or tag 500 lang yung budget niya. Ito, so, no, idagdag natin dito. If you're earning 15,000 a month, pero nagregalo ka ng ukay-ukay na shoes like 1,000, maintindihan yun ng asawa mo. Pero, ano pa ba? If you're earning 15,000, hindi dito maganda. Tapos yung regalo mo sa kanya, dress worth 10,000. Ay, hindi din siya maganda. Wala hindi na rin siya healthy. No? So, i-balance natin, no? So, that's where price matters, no? Depende sa ma-afford. And, so, next is, gift is a remembrance or an object of memory. Maganda to kasi, yun yung nagpapaalala sa inyo sa mga araw, no? Di ba pag may gift, maalala mo na ito yung date, ito yung place, ito yung pinag-usapan nyo, ito yung suot nyo, ito yung nangyari. Di ba? It flashback a lot of memories. Example, ito, binigyan niya ako nito last year, third wedding anniversary namin. So, every time nasusutin ko to, natutuwa siya, tapos it remind us last year ng celebration ng wedding anniversary namin, which is saan? AC Hotel and Spa. Sa Pasig. Yan. So, ngayon, last na yun. So, anyway, pero ang hindi maganda dito is kapag naghiwalay sila. So, boyfriend, girlfriend, hindi po asawa maghiwalay. Bawal may maghiwalay. Pag boyfriend, girlfriend, tapos yeah, naghiwalay kayo, hindi siya maganda. Sobrang painful siya. Kasi pag nakita mo yung isang bagay na binigay niya, naghiwalay na kayo, syempre masakit. Kaya nga yung iba naghiwalay, binabalik niya yung sa kay sa boyfriend niya yung binigay niya. Huwag mo ibalik. Ibenta mo. Pagkakalitaan mo pa. Binenta mo yung yung iba naman, tinapon or binigay sa iba, dinonate. Ganun. Kasi kung ibigay sa kakilala, makikita mo pa rin eh. So yung ganun, kasi they want to get rid of it kasi yun nga, wala na. Sino nakakarelate dito na may mga regalo tinapon, dinalay kasi na kasi it reminds the memory and the person kasi. Kaya masakit pag nagmalay kayo. Yung gift pala, it reminds you of the person, no? The person and the memories, yung araw na binigay niya yun. So yun, maalala. Okay, now listing down the gifts. No? So number one is gift of self and presence.
Ayan, especially kung may sakit yung asawa mo, kaya nga yung sinadress namin na mag-leave. And then... Yan yung time ng depress yung asawa mo? Or yung time sa failure siya, feeling niya failure siya? Yan yung time na ba, i-gift mo? Yan, ang suggestion ko lang naman is always communicate your need for the presence. Lalo na kayong mga babae, kasalanan nyo to, ugali nyo to eh. Di wow! Na, kami mga lalaki, pinapahula nyo na kailangan nyo to, tapos magagalit-galitan kayo. Tapos, dapat may initiative kayo. Kailangan communicate. Tapos, next is? Wedding is a gift. Ulitin ko, wedding is a gift. Siguro meron kayong mga naririnig na wag mo nang i-ano yan, wag mo nang bonggahan yung kasal. Hindi ko ito sinasabi dahil binonggahan ko yung kasal namin. Simple lang din namin kasal namin, compare naman ito sa mga artista. So, sasabihan nila na, ay, gagastos mo lang, eh, wedding is a day and marriage is for a lifetime. At ang pangit naman na, nagpakasal kayo, tapos puno naman kayo ng utang. Tama naman. So, nagpakasal kayo, tapos wala na kayong kakainin, wala kayong pambayad ng renta, wala kayong matitirhan, wala kayong gamit, kasi naubos lahat sa wedding. Mali din naman yon. Pero, remember, men, wedding is a gift. Ngayon, ang problema kasi dyan is that, tinatanggap mo yung idea na yun, o nga, pakasal na lang tayo sa West. O nga, mas ready na lang tayo, makatipid pa tayo kasi naman itong pera natin, magagalit pa natin sa mga bata para sa maganda naman, pero mali pa rin. Kasi bakit? Dapat, bilang lalaki, pinagandaan mo na yan matagal ng panahon pa. Anong ibig sabihin nun? May binigay ka sa kanyang magandang regalo na kasal sa kanya, pero Meron ka pang savings din na itinabi para sa bukas, para sa matitirhan, sa mga expenses, sa food, grocery. Ang problema kasi... If you can give both, why not? Ang iba kasi, nagpakasal, hindi nag-ipon enough for the wedding. At pati yung savings, sinasama, kaya wala na silang para sa bukas. Bukas, pati yung mga utang, ganyan-ganyan. So, hopefully, naliwanagan kayo doon na kailangan talaga na mag-spend or mag-prepare talaga for the wedding. Tanungin kita, mahal. Pagdating sa kasal ba, okay na ba sa bahay na? Ganito na, okay? For me, lahat ng babae na nangarap na magsuot ng wedding gown. Walang babae gusto lang na na magkaroon ng civil wedding. Kasi di ba, pag civil, naka-white dress or any white mga suot. Siyempre, lahat ng babae gustong mag-walk sa aisle na naka-gown. So, isang beses lang kasi ikakasal. Hindi naman kailangan na millions igagastos mo. Hindi kaya. Pero, at least yung pinaghandaan naman na meron ka talagang budget for that. Kasi, sabi nga nila, yung wedding is mostly talaga para sa wife. Sa bride. Yes. Sa babae. Ayan. So, gift mo yun as a husband. One way din ang pagpapakita mo na mahal mo siya. Eto pa, nandang ko pa. Ang problema kasi sa mga lalaki, nagde-decide kayo kung ano yung preference niyo sa wedding. Hello! Hindi yan para sa'yo, para yan sa bride. Na, honey, okay na siguro na hindi ganito. No, okay lang yan, sige lang. No, let your bride speak or suggest her preference. Kasi that's her, that's their big day. No, hindi tayo mga lalaki na magde-decide kung ano ang gusto nila at kung ano yung the best. Let them. Kanyari, gusto niya ito. Okay, pero be practical. Instead na magpatahe, rent na lang. Yun naman ang hindi suggested. Kasi gagamitin mo lang sa isang araw yan eh. Okay? So, pagdating sa wedding, marami tayo pwede mag-usapan. So, meron kaming another vlog for that. Okay? So, ngayon, another gift is? Loyalty, faithfulness, sa asawa mo. Being faithful. Ikaw maghanap ng iba. Extramarital affair. It's a gift na gustong-gusto at kailangan actually ng mga asawa yan. Okay, pag nagbibigay ka ng gift, hindi naman necessary na expensive, very expensive na mangungutang ka na, hindi mo afford. Ang importante is hindi mo makakalimutan yung mga special occasions. Like birthday niya, birthday ng asawa mo, wedding anniversary niyo, yan, Christmas. Ayan, yun yung mga dapat ka mag-spend. Yes, birthday, yan. So ngayon, personal experience naman namin, yung siya, katulad niya, pag-uwi ko, dapat may pasalubong ako.
So regard ang maganda naman sa kanya, hindi naman siya choosy or demanding anything na basta may pasulubong ako. Nag-provide siya, no? Kapag pinangakuan ko siya tapos hindi ko na-provide o nabigay, bakit ba, Mahal? Dahil nga, love language ko yung gift. So, parang mas mabuting hindi ka mangako kasi wala akong i-expect. Pero pag nangako ka tapos hindi mo binigay, yun, ma-hurt ako. Which is normal naman yan. No? So, mas mabuting huwag ka na naman promise. Question. Nagregalo ako, pero nagregalo ako, sinurprise kita, pero hindi yun yung gusto mo. Versus, niregalo ko yung gusto mo, pero hindi siya surprise. Wala sa choices. Ay, dapat ganun ang dayaw mo. Ang sagot ko, surprise, and then gusto niya yung gift na binigay mo. Yun yung the best. Ay, nakaka. Sige. So, ngayon, ganito yan. Nag-surprise ka nga, pero hindi naman yun yung gusto niya. So, hindi pa rin siya masaya. Eh, kasi minsan hindi naman namin alam kung ano yung gusto niyo eh. So, kaya nga, meron kang gift idea notebook. Halimbawa, pumunta kayo ng mall. Tapos sabi niyo, alam mga gusto ko niyan. So, parang yun, isusulat mo kasi gusto niya, di ba? Isusulat mo para ma-remind ka kung may special occasion, yung bilhin mo. Or halimbawa, nasa labas kayo, tapos, or sa church, tapos may nagkita siya, mga gusto ko yung dress niya, ang ganda. So, pwede mo, yun na yung magiging idea mo, na yun yung gusto niya. Disadvantage siya, mukhang marami tayong malilis ka dito. So, maganda yung way, pwede ka na magtawa naman sa friends and family niya, pero yung mga ganun na mga hint, mas maganda yun, mas latest na. Yun yung gusto niya. Eh, yung second wedding anniversary natin, noon Vikings tayo. For example, hindi yun anniversary natin, birthday ko. So last year, birthday ko, sabi niya, pumunta na kami ng SM North. So yun, excited na lang ako. Moa! Moa pala, Mall of Asia. Tapos excited ako, sabi niya, may bibilhin daw siya. So, pero rason lang niya yun para hindi niya masabi ano yung surprise niya for me. Pero ako, na-expect ako na something na bibili niya either or shoes, o kaya mahirap siyang mag-surprise sa akin. Ang nangyari, ang surprise niya sa akin is yung silang dalawa, yung mentors namin, tapos yung sister ko, kakain pala kami sa Vikings. Expensive siya, yes, masarap din ang Vikings. Pero hindi kasi yun yung gusto ko at hindi rin yun yung expect ko kasi sabi nga niya may bibili siya for me. So, mas gusto ko kasi yung personalized na yung para talaga sa akin. Tsaka, okay lang yung Vikings kung kami lang dalawa. Alam niyo yung date talaga yun. Yung talagang intentionally, binigyan niya ako ng time. Parang, na rin siya, gift of time na rin sa kanya na mag-date kami sa Vikings. Eh, nang-invite siya ng gano'n nga. So, okay naman yun. Pero, hindi nga lang yun yung makapagpasaya sa akin. Sorry na. Tapos, sayo naman yung gastos. Hindi naman ako naging masaya. On another hand naman, on my 27th birthday, ang sobrang saya ko kasi in-express ko kasi sa kanya to eh. Mm. Ay, hindi kasi ako gift na tao. I mean, hindi... Yung love language yes. niya, hindi gift. One time, natutulog ako, uso sa amin yan, sa church namin at saka sa Mindanao. And even sa Visayas, Mindanao. Yung gigisingin ka ng madaling araw, nakakantahan ka. Manyanita. Para ako nasa langit. Nag-pray ako, nagpasalamat ako sa Panginoon on that day. Oh. So, for the first time kasi na naman manyanita. Manyanitahan. So, yun. So, yun, no? Hindi kailangan ng gift, no? Basta may effort sa part, no? So, yan. Kasi service ka, yung love language mo. So yun, playing badminton, because she loves sports, pwede yun maging gift, no? Hindi siya quality time ha, it's a gift. It's a love language of gift. Kasi one wants to do it, and another one is willing to do it. For example, gusto niya badminton, ikaw ayaw mo. Ma? Ibibigay mo na lang yun, kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka gusto, kasi yun yung gusto niya. Tapos, pupunta kayo sa favorite beach. Yeah, favorite beach yun. Gift favorite yun. Place yun. Gift yun. Ayan. Tapos ano pa, watching or reading together, kung yun yung gift niya, or yun yung favorite hobbies niya, as a gift. And then, things you need to, you need both, no? In your house, in your, it's not a gift. Kunyari, bumili kayo ng TV, hana, gift ko yan, para sa'yo, para may TV na tayo sa bahay. Hindi yun gift. Kasi hindi yun personalized, eh. Need nyo yung dalawa para sa bahay.
Yes, yeah, your TV or radio or plancha. Hindi yung counted, hindi yung counted ah. Oo, yung lutuan, mga ano, blender, hindi yung gift. Kasi kayo yung dalawa mga kinabang. Preferred gifts by women. Simulan mo na. First, jewelry. Pintas, alahas, ihikaw, bracelets, okay. Dress. Shoes. Bags. Ito yung mga problema sa babae. Wala na akong damit. Kahit boom, dalawang closet na. Meaning yan, guys. Kapag sinabi lang wala na siyang damit, tapos itinan mo sa drawer ang dami naman, meaning wala na siyang bagong susuotin. Meaning lahat yun, yung mga nakalagay dyan, nasuotin. Ang hirap talaga pag receiving gifts. Love language. Kasi kami mga babae, ayaw namin yung policy. Ay, hindi lang kasi yan. Hindi lang yan love language. Usually talaga yun sa mga winter. Next, flowers and chocolates. Teddy bears! Ribbons! Pa! Manicure! Pedicure! Gift! Yan! Books na gusto niyang basahin! Oh, hindi lang sa babae, sa laka din. Money! Cash! Datong! Next! Cars! Minsan na lang yung nakikita. Letters! Preferred gifts by men! Gadgets! Yun yung mag-aastos. Gaming stuff! Mga... Sports shoes! Jerseys! Watch! Wallet! Everything! Final message namin, when was the last time you gave your wife or husband your gift of self? Next. Okay, when was the last time you gave your wife or husband his favorite shoes? Or dress or stuff. When was the last time you gave your wife or husband his favorite place to visit? I mean, when was the last time na dinate mo siya? Ay, date pala. When was the last time na binigyan mo siya ng card or flowers? When was the last time I watched together or read together? Yes, spend time. No, it's a gift. When was the last time you and your wife, you gave your wife or husband to walk on the beach together and have an intimate talk? It's not too late. That's true. No? So I hope you enjoy our videos. And you learn something from it. And may mga bagay siguro na hindi namin nalagay dito or kulang pa, paki-add na lang sa comments. And if you love this video, please subscribe now. Yes. Comment, react, and share these videos. And please continue supporting us. I am Kuya A. I'm Rosie. And we are the perfect couple, but happily married.